kayong GCash app, alam nyo ba yung kwento ng GCash app is ito yung nagsusolusyon ng mga Filipino na walang bank account. Kasi ngayon, pahirapan yung pag-open ng bank account. Kaya sinusolusyonan ni GCash na magkakaroon ng Pinoy ng simple e-wallet or electronic wallet online. Kaya yun, pinasimple niya yung mga requirements. Mobile number lang, SIM card na any registered mobile number. So pwede ka nang mag-create ng GCash. So mag-create. To further security ng GCash account, nagpa-verify sila ng legit valid IDs. Mapa-estudyante, mapa-trabaho, or anyone with a legit government ID pwedeng magpa-further verify ng GCash account para ma-utilize mo yung GCash tapos makapag-send ka na anywhere sa Pilipinas. Nag-expand na nga sila sa all over the world using different partners. Kaya yun yung kagandahan ng GCash. Aside nun, GCash pwede mong gamitin as payment sa Lazada, Shopee, TikTok, or any online platforms. So sikat na sikat yung GCash. Minimal lang yung fee. So anong kagandahan pag GCash yung ginamit sa mga online purchases? Madali lang mag-request ng refund. Okay? Kung credit card yung gagamitin mo. Pag nag-request ka ng refund, nag-okay yung seller na i-refund, it will took 2 weeks more to get your credit back. Unlike sa GCash, hours lang once mag-approve yung seller na return. So yun, makakredit ulit agad sa e-wallet mo yung pinurchase mo. Bakit ka nagbabayad ahead ng purchase? Para hassle-free. Yung COD kasi medyo hassle yan. Kasi yung rider minsan walang panukli or nag-kicking. Kaya yun, hirapan tayo ng cash transaction. Kaya as much as possible, binabayaran ko yung mga order ko online ahead through GCash app para hindi na, i-deliver na lang yan, i-drop na lang yan at designated area. Tapos hassle-free pa. Tapos mas gusto ng mga rider na walang cash transaction kasi credit na. Once na ma-confirm na yung delivery ng item, yun, klarong-klaro na. So, bayad na sila. Good as paid. Kaya yun yung kagandahan pag nagbayad ka ahead. So, ano pa yung advantage ng GCash is pwede ka mag-send ng money GCash to GCash na walang bayad. For now. Pero maybe sa future, meron ng bayad yung GCash. So, yung GCash, marami ring security na in place. Like, kung magsesend ka ng GCash, magsesend yan ulit ng confirmation ng SMS. Kung ikaw ba talaga yung nag-request ng transaction as fund transfer. So, yun yung kagandahan pag gumagamit ka ng GCash. Okay? So, simple lang, pero yun, mas secure na yung GCash ngayon compare before. Yun yung pang payad ko sa online. Pangalawa is, ito rin yung ginagamit ko pambayad ng mga bills, ng mga electric, internet, tsaka tubig. As long as yung mga service provider nyo is accredited na ng GCash, yun, madali na lang magbayad. Hindi ka na kailangan magpila sa mahabang line. Punta ng mall, medyo mahal rin yung pamasahe doon. And medyo hassle rin pag andun ka na, tapos nung nakita mo, oy, ang taas pala ng pila. Ang maraming nagbabayad. Tapos, pwede mo rin mag-set yung GCash app as reminder na every 5th of the month ka magbayad ng kurente. Yun, may reminder siya na feature. Yun yung kagandahan pag naka GCash app. Kaya yun, mas maging masaya or mas easy yung life mo, virtual life, digitally,
pag naka-GCash ka. Kasi yun, isa yun sa e-wallet na pwede nating gamitin. Although meron mga sikat na ngayon, Paymaya, something, InstaPay, yun. Pero sinong leading? Si GCash pa rin. Kasi marami ng merchant or marami ng seller na tumatanggap sa kanya. Kaya mas okay yung GCash, mas lesser yung requirement. And for the limit, pangatlo is ito rin yung kinagamit ko sa ano, pambayad ng mga subscription sa Netflix, any other. So yun yung kagandahan ng GCash. At least hindi ka kontrolado yung control, at least kontrolado mo yung payment mo, tapos meron pang confirmation na nagbayad ka pala ng Netflix subscription, nagbayad ka ng Google subscription, Netflix, Disney Plus, yun. Kaya yun yung kagandahan pag gumagamit ka ng GCash app. Aside nun, ano pa ba yung the same? Pwede ka rin mag-invest sa GCash. Mataas yung percentage ng interest rate, no? Ng GCash. So yun, pwede ka rin mag-invest dun. Sa GCrypto, sa GInvest for stocks, and GCrypto for the cryptocurrencies, yun, okay na rin yun. Kasi marami na rin coins yung available dun sa GCash na app. Okay? So, medyo okay rin. Aside sa GCash app, pag nagbayad ka sa mall, wala kang cash, pwede ka kasing mag-scan ng QR. So, make sure to use your QR code, QR scanning sa GCash, especially sa mga Rose Pharmacy, Watsons, yun. Tumatanggap na sila basically na ng GCash. Bakit? Mas madali mag-transact cashless kaysa credit card na. Alam mo ba yung disadvantage ng credit card? Once yung credit card mo is ma-hack, putol agad. Tapos meron kang utang. Kailangan mo pang mag-convince na yun, hindi mo ginawa yung transaction na yun. So mostly, yun. Sa GCash kasi, makita mo agad, uy, may transaction. Bakit? Wala naman akong app. Wala naman akong ano. Yun, mahahalt mo agad. You will just call 2882 for the support of the GCash to stop the transaction. So yun, at least GCash makes your life easier. Okay? Number tip pala, never share your OTP, one-time PIN. Yan yung SIM, sinisend sa SIM as SMS para lumusot yung purchase. For example, nag-check out ka na, payment via GCash, okay, tapos magwe-wait yan eh. Anim na digit na code na isi-send confirmation sa cellphone ng may-ari to confirm if ikaw ba talaga yung nag-initiate ng transaction. So yun yung extra level of protection when using a GCash. So yun, medyo yun nga, napamadali yung buhay natin sa GCash. Kahit wala kang bank account, pwede ka nang mag-purchase online. Okay? So, kung nagustuhan niyo yung video na to, paki-share and subscribe. Lalo na sa mga friends niyo, be aware that GCash exists. Kahit wala kang bank, yun,